magluluto ako ng banana cake kasi matagal-tagal na din akong hindi nag-bake ng banana cake. So, ito yung table banana, saging. Oh, ayan, maliliit siya. Ano, 12 pieces ito, pero ang mahal. Very expensive. 200 rupees this one. So, in peso, mga 65 pesos. Itong 12 pieces. Then I use this one, milk pack, ibab milk, and flour, all-purpose flour, sugar, and then eggs, 3 pieces only I use eggs, and this is baking powder, salt. So we will start now. First, I have to make this one, banana. We have to remove, peel out this banana. You see, very small. Ang liliit ng banana. Grabe ang makay. No more sounder. Ito yung saging. Balatan na natin itong saging. Dapat ano ito? Ganyan. Two pieces na banana is equivalent to one piece na ano banana. Kasi maliliit. Sobrang liit. May ano pa. Kahapon ko ito pinabili. I told my husband to buy. So, yesterday, he buy this banana, eggs, and because I have this flour, I have my meron pa akong flour na konsomo. Kaya, ito lang yung pinabili ko. Gatas, banana, and eggs. So, we'll see how many i-ano natin ito, i-mash natin itong saging. Ay, yan o. Tingnan nyo o. Matigas. So, this is damaged. Hindi pwede yan. So, i-mash natin ito. I-mash natin ito. So, i-ganyan natin. Using this fork o kaya tinidor. In Urdu, we call this one, what? Kila. This one. Kila? No, this one fork. Kanta. Kanta. Na-miss ko kasi ang banana cake. Kaya, makapag-bake nga. Ayan si Langga. Maingay si Langga. Medyo okay na si Langga. Alhamdulillah, kumain na siya. Kasi ilang days na hindi siya kumakain ng breakfast, lunch. Pero yesterday and today, kumain siya ng breakfast, lunch. So, katatapos lang namin kumain ng lunch. Kasi ano na dito, 2 p.m. Pakistan time. So, ayan, medyo durog na. Durog na, oh. Mash na masyado itong saging. Ayan, 7 pieces ito na banana, pero konti lang, oh. Pero okay lang, kasi ano naman, hindi naman pang commercial. Sa amin lang, kakainin lang. It's already mashed this bananas. So now we put all in one container. This is 3 cups of all-purpose flour every 250 grams. So 3 cups ito. Na 250 grams na all-purpose flour. And then 1 cup sugar na ano 250 gram. Pero hindi ko lahat ito ilagay kasi ayoko ng matamis. So, hindi ko lahat ilagay ito. Ayan, then, ito, 1 teaspoon, 1.5 teaspoon na baking powder and 1.5 teaspoon na salt. Ayan. And then, ito, yung eggs. Ganito ako mag-bake. This is
my own version. Walang tansya-tansya. Tansya ko lang ito na gumawa. Ayan. And then, I forget pala, meron pala akong vanilla. Kaya ito, lagyan ko ng vanilla. Kunting vanilla, drops of vanilla. Ayan. Madami na yata na ilagay. And then, ito na yung mash banana. Bananas. Ayan. And then, ilang, ano ito? Basta ito. Ano la ito yata. Basta, hindi ko ito ilagay lahat. 250 ml yata ito. Maliit na pack na gatas. Ibap milk. So, like that. Ganyan natin. Mix natin. And then, abangan nyo kung saan ako magbe-bake ng cake. Wala kasi akong oven. So, mamaya ipapakita ko kung saan ako magbe-bake ng cake. At saka, mahal din ang gasol. So, magluluto ako sa kahoy, sa labas. Doon ako magbe-bake sa kaserola. Mamaya ko na ipakita. Pero, ipaalsa ko muna ito ng isang oras o kaya dalawang oras para umalsa siya. Forget also to put this cooking oil. So, I put some one little oil only, not too much. Yan. Cooking oil. Buti na alala ko. Not enough this flour, so I will add more 1 cup of all-purpose flour. So, ito na halo-halo na, oh. Wala na. Okay na siya, nahalo na siya ng husto. Ayan. So, ito, nilagyan ko ito ng kunting oil, pinahiran ko. So, lagyan ko is siya ng paper. Kasi wala ako yung baking paper ba. So, ito na lang. Ayan. Para hindi masunog. So, ilagay na natin dito sa baking pan. Ayan. Maliit lang na baking pan para matikman din namin ang banana cake. Matagal na akong hindi nakabake ng cake. Kaya, na-miss ko. At saka si Fatma gusto niya kumain ng banana cake. Si Langga, aywan ko kung gusto niya ng cake kasi ayaw ni Langga ng matatamis. Ayan, ito na ilagay ko na dito sa baking pan. So, ipaalsa ko muna ito ng 1 hour. 1 hour. O kaya more than 1 hour. Para umalsa siya. Ayan, maliit lang na baking pan. Para makatikim din ako, makatikim kami ng banana cake. Ayan, umalsa na ng husto. Kaya ready to bake na. Sa aking unique na oven. Kaserola na may buhangin. Ito yung kaserola na gagamitin ko mag-bake ng cake. Kahit na anong cake. Pizza pie, pwede din pandesal, yung cinnamon bread. Basta kung ano-ano. Pwede din mag-bake dito ng macaroni or something bake, mag-bake ka. Pwede dito. Ayan. So, ilalagay ko na yung buhangin dito na almost 2 kilograms. Ayan, ito yung buhangin. Kasi pagkatapos kong magluto,
pag malamig na, itong buhangin nilalagay ko dito sa sako kasi silangga baka itatapon niya. Ayan, ganyan ano kadami itong buhangin na nilagay ko dito. Tapos yung kasirola naman ganyan, oh. Ganyan siya kalaki. Ayan. Tapos i-label lang ito siya, itong buhangin. Tapos i-ano siya, i-preheat itong ano buhangin. Parang nagpi-preheat din kayo ng ano oven. Pag mainit na, medyo mainit na, pwede no yung ipatong yung ano yung baking pan na kung ano yung binake nyo na nilagay nyo sa baking pan. Ayan, pinatong ko na dito yung kaserola na may buhangin. So, i-preheat ko muna itong buhangin dito. Pag mainit na, ipatong ko na yung ano yung nilagay kong baking pan na may cake, banana cake. Ito nilagay ko na kasi mainit na itong buhangin. So, tatakpan ko na ito. Tapos, i-check lang siya. Baka masunog, so, i-check siya mga after 10 minutes. At the same time, double purpose, ayan. Sinugbang mais. Why don't, you don't like this boil? Dad? Nee. Why? They don't like this boil. No. Corns. They like this kind of corns. Yan, sinugba. We like barbecue corn. Barbecue corn. Not they soft, like barbecue soup corn. Corn. Not soup corn. Ito nilagyan ng uling dito sa takip para yung cake ay ano maluto. Kaya tingnan natin, open natin kung ano. Luto na ang cake. Ayan, luto na.